Hi guys, welcome back to my channel. Pasensya na po kayo kasi ngayon lang po ulit ako nakapag video para po sa ating cooking lesson, char. Pero pasensya na po kasi nga po is medyo mahina po ang aming internet and tsaka busy na rin po sa paglilinis sa bahay. So ngayon po meron po tayong lulutuin ngayon is merienda po ulit ng para sa mga bata. Ito po ay ang banana cheese ball. Nakita ko lang po ito kahapon sa isang sa aking Facebook page at ngayon po ay aking gagayahin. Okay po. Titignan po natin kung magagaya natin. So guys, ito po ang mga kailangan natin para gumawa ng banana cheese ball. Wait lang po. Ayan, siguraduhin po natin malinis ang ating mga kamay para po iwas COVID-19. Kailangan na po natin durugin ang ating saging. Yung pong durog na durog para makagawa po tayo ng banana cheese ball. Ayan po, doon na po ang ating nilagang saging. Next po natin dudugin ngayon ang sky flakes. Para po, siya po yung gagawin natin breadings sa outside po ng ating banana cheese ball. Okay. Wait lang po. Ayan po. Tinudurog ko na po ngayon ang aking sky flakes para po mamaya is magamit na po natin sa ating banana cheese ball. Ayan. Pwede po, kung wala po talaga kayong pandurog, pwede po kayong gumamit ng bote at ilagay niyo po sa isang ziplock yung tinapay niyo ay biscuit natin, then pwede po natin ganyan. Ay, slowly lang po para hindi natin mahulog ang ating bote at ito yung mabasag. Ayan, okay. Wait lang po ulit. Ayan, durog na po siya. So, mamaya po is matatapos na natin. Ngayon naman po is pwede na po natin batilin ang ating itlog. Kahit yung itlog po pwede nang gamitin, pero dahil napukunti lang yung saging na gagawin ko is dalawang itlog lang po yung lalagay. Cheese, kailangan na po natin hiwa-hiwain ito sa square size. Saglit lang po. Ayan, hiwain na natin po ang ating cheese. Kahit anong cheese po na brand is pwede lang natin gamitin. Basta po swak ko sa ating bulsa. Ayan. Okay. Ngayon po is kailangan ay wait nyo lang po ulit ako. Ayan. Nag-wear na po ako ng gloves para po hindi po siya masyadong sticky sa hands. So, ngayon po umpisa na po natin kung paano gumawa ng banana cheese ball. Nahalan po tayo ng ginurog na saging. And then, lagyan po natin ng isang cheese sa loob ng banana. Then, putin lang po natin siya. Bulahin. Gaya po ng pambubula nila sa inyo. Choke pan. So, ngayon, ayan po.
kumuha lang ulit ng dinurog na saging. And then, kailangan po natin maglaro ng isang cheese. Sa gitna, kailangan po natin bulahin. Hindi lang pong bulahin. Pwede naman paikot-ikutin. Or, basta po gawin natin bilog. And then, pwede po natin siyang isaw-saw sa mabatin natin na itlog. Ayan. Tapos po sa dinurog na sky flakes. And then, eto na po. Okay. Ganun lang po. Easy-easy lang po siyang gawin. Kaya, kayo po mga mommies out there, pwede niyo pong gawin ito for your kids. Para naman po is healthy din po ang ating mga merienda ang gagawin para sa ating mga kids. Yan. Okay. And then, tapos na po. Ngayon po is kailangan na po natin siyang prituhin. Ayan na po yung nagawa nating banana cheese po. Ngayon po is pwede na po natin siyang prituhin. Ayan. Lalagay ko lang po dito muna. And then, kailangan po nating painitin ang ating kawali. At bago po natin lagyan ng mantika. Okay, make sure po natin is mainit na po ang ating kawali at mantika kung medyo kumukulo po konti. And then, bago po natin ilagay ang ating banana cheese ball. Ayan, pwede na po natin iprito kasi mainit na po ang ating oil. Yes. And then, dapat iluto lang po natin siya sa low fire. Opo, para hindi po masunog ang ating niluluto. Wait lang po natin ulit. Ayan po, hahanguin na po natin yung naluto na banana cheese ball po natin. Ayan. Okay. Ayan guys, luto na po ang ating banana cheese ball. And then, hinihintay ko na lang po yung mga